It is because they correctly anticipate severe public protest in the wake of forced federalism that they are willing to quash any opposition to it. The RevGov supporters claim that Philippine society is unredeemable and that a total collapse of its democratic institutions and processes would save us all. Yet, they say nothing of the oligarchs and corporate-driven policies still impacting on the lives of the poor, or that Duterte himself is an oligarch and part of the ruling elite. RevGov sends no less like an amphetamine-driven push for dictatorship. It seeks unbounded power and accountable to no one but himself. President Duterte is adamant that he does not need human rights to rule, never mind that the very problems he cites results from the lack of human rights compliance by his own administration. Now, he bastardizes the concept of revolution to feed his foul political ambitions. If they fail to master the numbers yesterday, they will try again. They will keep going to the streets to undermine the legitimate agenda of the people. They will keep forcing federalism down our throats. As human rights defenders, our path is clear. We shall oppose all efforts to return to dictatorship. We continue to vehemently oppose Duterte's killing machine, the war on drugs, death penalty, and the lowering of the minimum age of criminal responsibility. We will meet every RevGov rally with a march of our own. We will continue to act with the workers, farmers, women, indigenous peoples, the youth, migrants, rural folks, and LGBT communities, the real carriers of change. We will continue to push for a human rights-based governance. Salamat. Okay, maraming salamat, Rose. Na, ngayon po, tatawagan namin yung ating mga panelists. Kung sino po ang ready na mag-share ng kanilang perspective. Go ahead. Magandang umaga po. Mula po sa Freedom from Death Coalition, kasama po ng iDEFEND dito, maganda po rin i-highlight ang usapin ng ekonomiya, polisiyang ekonomiya ng gobyerno ito. Kaya hindi na madali ang REMCO, nananawagan na siyang magkaroon ng revolutionary hours dahil hindi na kumakapos na po siya sa ngayon para ipagpatuloy lang ang neoliberal na polisiya na pang-ekonomiya. Hindi pa man, tuloy-tuloy na ang repression pagdating sa ekonomiya. Patuloy lang ang kanyang paglalakad ng programa kung saan, halimbawa, as we speak right now, tuloy-tuloy ang bike-up ngayon on the tax, on the train. Tax reform, acceleration, inclusion. Keyword inclusion and acceleration. Para nakalimutan niya inclusion, acceleration lang ang gustong gawin. Pinapabilis, minamadali, para sa kanyang programang build, build, build. At ang build, build, build na ito, infra lang naman ang kanyang patutunguhan. Hindi po niya binutunan ng mga karapatang tao, karapatan ng mamamayan sa maging hawang buhay. Yun lagi ang kanyang inaapakan. Kaya sa amin, kasabay ng usapin sa iDEFEND, in fact, kung mananawagan rin lang siya ng RevGov, hindi ba tama lang din manawagan na tayo ng tax revolt? Anyway, paprocess pa po yan. Pero ang usapin lang dyan, sa mukha at sa gitna ng repression, natitindi pa niya ang kagustuhan na makontrol para muli ibalik lang sa ilan ng mga korporasyon at mayamang individual ang usapin ng ekonomiya. Nangako siya ng pagbabago magpahanggang ngayon. At nagiging dahilan niya yung pabilis sa pagbabago para pabilisin at magkaroon ng justification ng kanyang paghawak ng kontrol. Sa ngalan po ng FDC at ng iDEFEND, hindi po natin papayagan ito. Ang mamamayan ay may karapatan. Karapatan sa maging hawak buhay, kasama nito ang kanyang karapatan sa
pagpupursige ng tamang direksyon na magpapaigil ang buhay ng bawat Pilipino para patatumilos ng mamamayan labanan itong kuwat, hindi makatarungan at napaka-pungkag na panawagan niya ng revolutionary government. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po sa bahagi ng Kinusan ay naniniwala na yung lahat ng mga pakana at takbang ng kasalukuyang administrasyon o ng Regineng Duterte sa pagpapatupad ng revolutionary government ay karuntong ng matagal nang nangyayari simula pa nung maupo ang ating presidente. Of course, makikita natin agad simulan yung tuloy-tuloy sa ngalan ng gera sa droga yung mga pagpatay, lalo na sa mga mayihirap na makamayan sa iba't ibang komunidad ng ating bansa. Ang sumunod dito ay yung papaano ang pagpapatahimik sa lahat ng mga kumukontra at nagpipilit na sumuheto sa mga maling ginagawa ng kasalukuyang Pangulo. Makikita rin natin agad dito yung kagustuhan ng pag-i-install ng federalismo at ng pagpapalit ng ating kasalukuyang konstitusyon. Ang mga ito ay lalo na sa usapin ng tsa-tsa o ng pagpapalit ng konstitusyon, kitang-kita natin agad na kwenta na ng ating Pangulo na ito ay hindi na naiisa sa katuparan, sa kasalukuyang kaayusan ng ating lipunan. Hence, yung tuloy-tuloy na pag-declare ng revolutionary government para i-concentrate talaga sa kanya ang kapangyarihan. Of course, nandiyan yung pagpapalawak ng kapangyarihan ng political patronage sa ating lipunan. Lalo na sa mga patron na kasapatak niya o yung mga kapangyarihan niya, kagaya halimbawa ng mga Arroyo, ng mga Garcia ng Cebu, o kung sino pa man ang kakampi at papalik sa mga lahat ng gusto niya. Of course, kasama din dito yung pagbabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan, lalo pa alam na alam natin na iniidolo ni Duterte ang si Pangulo, dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang pagpupurso ng mga anti-mamamayan ng mga batas, kagaya ng halimbawa ng train ngayon na nasa Senado na rin. Yung pagpapatuloy at pagpapasaklaw pa ng mga neoliberal na policies at plano ng gobyernong ito. Kaya natin sabihin dahil na sinabi naman po natin sa ating statement kanina, sinimula dito as early as February, tinayin muli kahapon. Bagamat bago ang November 30 ay sinabi ni Duterte na hindi niya itideklara ang revolutionary government, kaya natin sabihin that from the ground, nagtuloy-tuloy ang mga plano at panihikayat sa mga mayan na mag-mobilize. At nakita natin yon kahapon. Bagamat kaya natin din sabihin na maliit ang iniresulta, pero nagtuloy-tuloy ang mga efforts. Kaya kaya din natin sabihin na hindi dito nagtatapos yung trial ni Duterte para italagang i-pursue at i-declare ang revolutionary government. Kaya mananatili din sa panig ng mga mayan yung ating panawagan na tutulan ng revolutionary government at biguin ang lahat ng mga hakbak ng rehimeng ito para sa kanyang plano ng diktadura. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po sa Alliance Pilipina, ilitinan po namin at ginagawa ni Pangulong Duterte na pagtutulak ng Red Group ay ito ay nagbabadya patungo po sa isang diktadurya. Matagal na po sinabi ni Pangulong Duterte simula pa ng mayor si Davao doon sa kanyang programa na yung radio program sa Davao, local radio program na dikan sa masa, patungo sa masa. Sinabi niya na live sa radio interview na isa sa kailangan ng Pilipinas para umulat ay magdaroon ng isang diktador. So ito po ay hindi na po sa ating kaila ito. Matagal na po itong ambisyon ni Presidente Duterte na magkaroon ng isang diktadurya. So ang Red Gold na itisinusulong nila ay isa lamang yan, palangkit butas doon sa kanyang ambisyon. Ang Red Gold po na sinusulong ni Presidente Duterte sa tingin po ng adyan sa taligtigil nila, lalo-lalo na doon sa mga partner communities namin sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon, ay ito ay
magdudulot lamang ng paglabag sa karapatang pantao. Marami na pong pinatay na mga environmental activists, mga anti-mining activists na tumututol at ito po ay hindi pa po nabibigyan ng hustisya o katarungan. Ano po ba ang gusto natin na mangyari? Isa lang po ang aming sinasabi kay Presidente Duterte, tupalin niya lang po ang kanyang ipinangako na sinasabi niya na you're destroying my soil kasi dahil sa malawakang pagbibina, pero hindi niya pinapatupad, hindi niya binibigyan ng enforcement yung mga batas na dapat pangalagaan ng kalikasan. Bagkos maraming nilalabag na karapatang pantao, lalo-lalo na doon sa mga apektadong komunidad ng malawakihang pagbibina at marami din namamatay dahil para lang idepensa at nabanan yung karapatan pantao at talo na yung karapatan ng kalikasan. Kaya kami po ay patuloy na mag-organisa, magpapalakas sa hanay ng mga komunidad na apektado sa malawakang pagbibina at tutuloy-tuloy po namin yung paglaban at pagtindig para tutulan itong red go at pagbabago ng ating konstitusyon. Dahil ang laman po ng ating konstitusyon ay yung social justice, yung po yung aming pinaniniwalaan na bakit papapalitan yung ating saligang batas na meron naman doon social justice. Yung worry po namin doon, pag palitan na yung saligang batas, mawawala na po yung social justice at saka yung mga provision doon na nagbibigay protection doon sa ating kalikasan. Yan po ang aming paniniwala at patuloy po namin na papalakasin ang aming hanay upang sa ganun ay tutulan yung red gold na isinusulong ng ating pamahalaan at ng kanyang mga tauhan. So, magandang umaga po sa lahat at nais ko po sa ngalan ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement pasalamatan ang lahat ng narinig ko na media mahalagang tungkulin niyo ngayon sa pag-ahatid sa taong bayan kung ano ang talagang nangyayari sa ating bayan. And para sa amin, sa iDEFEND, this violent president has no intentions of running a government that is more responsive to the masses, to equitably redistribute to nation's wealth as well as democratize essential services. Ang kanyang tanging overarching objective is, of course, his track towards absolute power. No? So we are here now to actually prevent the Filipino people from behaving like the good Germans did during the time of Hitler. Hindi, wala pong pinagkaiba ng panahon ni Hitler sa nangyayari sa atin ngayon. We are here to expose for who Duterte really is and what his true intentions are. No? Democracy can only be protected if Filipinos care enough to fight for it. This war on drugs, this social cleansing policy that he has been implementing for a year and a half, is merely a tool to achieve his overarching objective of achieving absolute power. He has created this crisis as a means to divert the masses' attention away from the real problems we are facing. Social justice po ang ating problema. Widespread abject poverty. Ang kailangan po ng Pilipino are the essentials of a life of dignity. Decenteng pabahay, decenteng trabaho, ligtas na trabaho, sapat na pagkain, edukasyon, mga serbisyong pangkalusugan. Ito po yung economic, social, and cultural rights. Not a climate of fear and repression. Hindi po bagong playbook itong ginagawa ni Duterte. He is a despot in disguise and has a mission to level democracy in the Philippines. Sana matuto na po tayo sa kasaysayan. Baka may economic and political crisis na idinulot ng ilang administrasyon ng nakaraan na wala namang deliver na oportunidad para sa taong bayan, tyrants rise like Duterte.
people in despair tend to support and embrace a lunatic strongman pretending to offer solutions. And this is precisely what Duterte is. In hard times, people are often willing to go along with terrible things that would otherwise be unthinkable during good times. Mahalaga po, itigil natin itong human rights crisis, itong talamak na patayan, talamak na karahasan. Mahalaga din na kontrahin natin ang kanyang hakbangin tungo sa diktadurya. Mahalaga din na mismo tayo ang taong bayan, ang manguna, para sa isang tunay na pagbabago na makakarapatang pangtao. Malinaw na wala siyang social agenda. Yung poco levy, yung pagtatax ng mga Marcoses sa mga magsasaka, wala siyang intensyon na isoli ito. Yung land reform, the much needed land reform, hindi ito magaganap dahil malalaking mga Panginoong may lupa ang nagahari sa Kongreso. Yung Visayan Bloc, ang mga taga-suporta niya. Itong tsa-tsa, i-dissolve nito yung nationalistic and democratic provisions kung hahayaan natin mangyari ito. Itong federalism will only favor an institutionalized elite and political dynasty and warlord rule in the Philippines. This revolutionary government does not stem from below, from the basic sectors. Kinayod po ito sa pamamagitan ng pondo ng gobyerno, makinarya ng DILG, makinarya ng DSWD, sa pamamagitan ng pag-require sa mga barangay officials na lumahog dito, sa pamamagitan ng pagpapangako ng mga pwesto sa bagong revolutionary government. We must hold this mass murderer to account for killing thousands under a social cleansing policy, for conditioning the police to be quick on the trigger. Huwag natin hayaan makalusot ang berdugong ito sa kanyang mga maitrin na banatin, sa kanyang authoritarian project. Siya ang tunay oligarko dito sa bayan natin, and he is backed by the likes of Torrendo, Alvarez, Gold, Gordon, Villar, Arroyo, Rebulla, Cayetano, Fariñas, at siyempre, ang nais niyang sundan na yapak ang kanyang idolo na si Marcos. O sama-sama po natin isigaw, itigil ang karahasan. Karapatan, hindi karahasan. At sama-sama natin ipaglaban ang tunay na pagbabago ng mga karapatan ng tao. Salamat. Magandang umaga po. Ang gusto ko pong itagdag mula sa kababaihan, hindi lamang mula sa Coalition Against Trafficking in Women, Asia Pacific, kundi sa World March of Women, ay kung paano naging delikado na ang bansa ito para sa mga kababaihan. Matagal na namin nararanasan ang iba't-ibang forma ng karahasan mula sa isang patriarkal na lipunan, ngunit hindi ito dahil sa pangungulo ng isang pangulo na napapasiksista at ng iba pang mga tauhan niya sa Kongreso at iba pang mga sakay ng pamahalaan. Nasasaksihan natin kung paano tuloy-tuloy ang persecution sa mga oposisyonista, lalo na ng mga kababaihan. Ito ang kanyang inuunan. Hindi lamang si De Lima, kundi nagsunod-sunod pa ito sa Chief Justice, sa Ombudsman, at gayon din sa mga aktivista, mga kababaihan na lumalaban sa kanya. Higit sa lahat, itong patriarkiya at seksismo ng pamahalaan ay nararanasan ng mga kababaihan sa mga maraming ng komunidad. Sila ay iniwanan ng mga balo, mga biyuda, mga ulila dahil sa tuloy-tuloy na patayan. Hindi ito huminto sa panahon
ng pangunguna ng PDEA, pero alam namin na muling lalala ito sa pagpapanumbali ng pangunguno ng Philippine National Police dito sa tinatawag nilang gyera sa droga, ngunit sa aktwal ay gyera laban sa mahihira. Sa aming pagsasaliksik ay nakita namin kung paano naging patumpatong ang pasani ng mga kababaihan dahil sa kanilang paglaban sa demolisyon, paghanap ng makakain para sa mga nahuhula, at gayon din paghanap ng katarungan para sa mga pinatay nilang asawa, anak o ama. Ngunit walang sustenido o programatikong pagtulong o pagresponde ang pamahalaan ni ang Department of Social Welfare and Development na siyang dapat nagbibigay ng tulong sa mga sinalanta na malawakang pagpatay na ito. Malalapos sa dilubyo o trahedyang pangbansa ang karanasan ng mga kababaihan dahil sa tuloy-tuloy na pagpatay, at sa ngayon ay ginagawang nam o manhid ang ating mga kababayan dahil dito sa kanilang gyera na ito. At sinira ang kaluluwa ng isang lingkunan na dati lagi nag-aalala, lumuluha at nagiging magsik sa pagpatay. Pero dahil sa sunod-sunod na ito, ay minamanhid niya ang pakiramdam ng lingkunan ito. Ngunit sa kabila nito ay nakita natin na tuloy-tuloy rin ang pagkilos sa mga kababaihan, lalo na dito sa 16 na araw na aktivismo laban sa karahasan sa kababaihan na nagsimula noong Nobyembre 25 at magwawakas o magrurok sa 19 Disyembre, araw ng karapatang pantao. Nagkaroon kami ng sama-samang pagkilos sa Bantayo, kumilos din kahapon, pagtutulan itong pinatawag na revolutionary government. May tuloy-tuloy din po kami pagsasanay sa mga kababaihan na naulila tungkol sa karapatang pantao. At ito ay i-escalate namin sa global week of action na ipinapanawagan ng iDEFEND. Ang mga miyembro at partner ng World March of Women sa iba't ibang dako ng mundo ay maglulunsad ng social media campaign at mananawagan ng Stop the Killings. At gayon din ang aming mga partners sa iba't ibang lugar na daigdig ay pupunta sa mga embahada at konsulado upang samahan ang mga kababayan natin na tumutol dito sa tuloy-tuloy na pagpatay sa Pilipinas at persecution at crackdown sa mga progresibong grupo. Ang mga manggagawa sa ibang bansa na dati ay tagasunod o tagahanga ng Pangulo mamamatay tao ay unti-unti nang nag-iiba ng kanilang pagtingin. Definitely sa mga community, malinaw ang galit ng mga karalitang lungsod sa pamahalaang berdugong ito. At ina, tulad ng sinabi ng aking mga kasama, kami sa hanay ng mga lumalaban, inaaping sektor, manggagaling at tunay na pagbabago. Hindi kami matatakot, hindi kami hihinto, patuloy na magmamarcha ang mga kababaihan kasama ng iba pang mga aking sektor ng lingkunan. Thank you, Jude. Marami na po nasabi mga kasama ko, so let me just try to summarize and then add a few more points. Narinig na po natin ang mga kasama ko na sinasabi niya na yung lahat na nangyayari sa atin, mula pa na nagsimula ang pagkapangulo, ang pasalubuhin ng presidente natin, yung war of the poor, na pangalan ay war of drugs, yung ginagamit nila, yung cha-cha, may tinutulak nila, yung federalism, at ngayon ito minahanap sila na rego. Lahat po ito ay bahagi ng overall na agenda ng gobyerno ito na papunta sa kanyang political project. At wala pong ibang political project kundi mag-create ng authoritarian government. Sa Tagalog, diktaturya. Yun lang po ang hangol ng proyekto nito. At napaka-alarming niya dahil nangyayari ginagawa nila ito sa kabila ng hindi nila kayang ipatupad o ayaw nilang ipatupad yung mga pinangako nila. Pag-git na rin ang mga kasama ko yan. Sa hanay ng mga gagawa, pinangako niya tatanggalin ang contractualization sa loob ng 6 na buwan. Sumalit ba? Isang taon at 6 na buwan na, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya natatanggal ang contractualization. Bagkus, lumala pa ito dahil nilegitimize na ito sa kanyang bagong department order.
ganun din ang nangyari sa environment. O ganun din ang nangyari sa mga magsasaka. Lahat ang mapangako niya continues to fail. No? Meanwhile, ang sinisisi niya ay oposisyon. No? Eh, paano naman sisisi ng oposisyon samantalang 90% ng mga oposisyon na LP, kakampi na niya. At isa pa nga sa, at kahit kung hindi pa niya kakampi, nakatulad ni Trilon, Senator Trilon, ay parang kakampi din niya. Lalo na sa usapin ng mga kill policies, si Trilon na nagtulak na yun. Sumuporta sa pagpababa ng age of criminal liability. No? Eh, eh, opposition yun eh. Pero hindi naman nag-oppose na sa policy niya. So, ano sinasabi niya na ang dahilan kung bakit hindi niya mapatupad ang kanyang mga pangako kay dahil sa opposition, pagkabat sa kabila ng meron siyang super majority. Sa madaling salita, walang patwiran ang kanyang record, walang patwiran ang kanyang political project. Ang tanong, eh bakit nila pinipilit na magkaroon ng authoritarian government? Ang totoo, simple lang ang dahilan. Tulad po ng lahat ng mga gobyerno na tumayo magmula ng pinabagsak natin si Marcos maliban dun sa mag-inang Aquino, lahat po sila, lahat ay nagtula ng pagbabago ng ating konstitusyon dahil lang sa dalawang bagay. Una, para tanggalin ang term limits nila. Dahil hindi sila magkasya, makuntento sa 6 na taon na pagnanakaw at pagnarambong. Gusto pa nila na meron pa sila isang termino. Very common po yan sa lahat ng mga presidente natin, maliban dun sa mga Aquino. Pangalawa, no? Bahagi ng economic agenda nila ay ipangguhin ang konstitusyon para tanggalin na ang limits ng mga pagmamay-ari ng mga dayuhan sa ating ekonomiya. Bakit? Kasi makikinabang ang mga elites natin dyan. Sino ba ang magbebenta ng lupa natin? Sino ba ang magbebenta ng mga natural resources natin? Hindi naman yung mga mahihirap, hindi yung mga katutubo, hindi yung mga magdadawa na araw-araw nagpapakahirap para mabuhay, kundi yung mga economic elites natin na kapampi nila. Yan po ang totoong agenda ng gobyerno ito. Tawagin na nila itong repo, tawagin na lang itong federalism, tawagin na itong cha-cha, isa lang ang totoong dahilan. Gusto pa nila, bumaba ang termin nila, at gusto nilang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan para tambungin ang yaman ng ating bansa. Kaya ang mensahe ko ng iDEFEND kasama ng kanyang mga kasabing organisasyon ay simple lang, hindi ho kami titigil. No? At hindi para nang hindi kami titigil sa pagbibigay ng pagpapaan ng edukasyon sa mga mamamayan natin para sila ay matalino, makarespond dito sa pambabola ng gobyerno ito. Maraming salamat po. Tatanong lang ako, maybe it can be answered anyone from the panel. But I would like to address this question especially to the worker sector. In yung simula po ba ng administrasyon Duterte, umaasa ba yung ilang mga sektor ng gagawa na magkaroon ng isang magandang reforma para sa mga gagawa, lalo na po yung usapin ng contractualization. Dahil isa yun sa mga kung ang pag-uusapan ay pambobola sa hanay ng mga mamayan at lalo ng mga magagawa ay yung pinapaniwala ng mamayan na magkakaroon ng kakaibang or may implement yung mga matagal na issue ng mamayan lalo na sa usapin ng magagawa. Unfortunately po, totoo po yun. Umasa ang maraming magagawa. Aminin ko man o hindi. Umasa ang maraming magagawa sa kanyang pangako na tanggalin na susubahan niya ang problema ng contractualization. Bakit? Dahil sa loob po ng 6 na taon, no, bago tumutuloy si Duterte, noong panahon ni Aquino, sa loob ng 6 na taon, hindi ayaw pag-usapan ni Aquino, ng LP at ni Marojas ang usapin ng contractualization. 6 na taon. No? Maraming dayan akong ginawa sa Malacanang. Ay ayaw nilang pag-usapan ng contractualization. Bangkos, naglabas pa ng sarili kasi humalina niya, oy, Aquino na yan, na sinabi niya na pagbilasan niya, si Secretary of State of Peace, 10 million daw ng manggagawa, mawawalan ng trabaho. Nung chinallenge natin siya, sa study niya kinuha, ang kanyang mga figures, 2 taon tinigal niya kami sa pangako, ibibigay niya sa amin yung study, sa awa ng Diyos. Natapos po ang termino niya, walang study lumabas sa kanyang kasimuhalinan. Kaya huwag natin sisihin yung mga magagawa.
talagang maniniwala at maniniwala yan dahil 6 na taon sila ayaw kausapin ng gobyerno natin no, sa issue, sa pangunahing issue niya. Ngayon, ang problema ng mga paggagawa, may isang taon at kalahati ng nakakaraan no, mula ng pinangako niya na tatanggalin ni Duterte ang contractualization. Unfortunately, marami pa rin naniniwala. No? Subalit, ang magandang balita, mas marami na ang naniniwala no, ngayon no, sa mga manggagawa, lalo na sa mga organisatong pwersa, na hindi totoo itong ginagawa niya. No? At tingin ko, yan din ang isang malaking dahilan kung bakit ang ratings ni Duterte ay kumabagsak na. And that also is the reason why desperate enough sila para mag-invento ng kung ano-anong mga sakuna no, at threat sa kanyang gobyerno no, para lang mapigilan ang pagbagsak ng kanyang ratings. Pero isa lang po ang threat talaga sa Pangulo Duterte, yung sarili niya. No, ang threat sa presidency ng ating bansa is no less than the president himself na namako ng sangkatutak ng mga pangako na hindi niya kaya i-deliver yung pangako na. Pwede po ba magbalita? Ang isang nakakaalam mo ngayon ay yung pag-umpisa na ng crackdown sa mga legal organizations at sa mga human rights defenders. Sa itong last 7 days or 10 days, 6 na human rights defenders na po ang napatay. At ito ay kumikilos sa iba't ibang larangan. Very recently, yung nagpo-contact ng fact-finding mission, dalawa sa kanila ang napatay. Inaasahan natin ang tuloy-tuloy na oppression at violence against human rights defenders at ito po ang dapat nating malindigan. Kailangan tayong maging mapagmatyag, protektahan ating sarili, ngunit higit sa lahat, kailangan natin tutulan ang ginagawang pangbandarahas sa mga human rights defenders, mga aktivista na ang nais lamang ay makapulong sa totoong pag-unlad at sa totoong pagbabago ng libro. Gusto lang po namin kuhanin ng mga pagkakataon upang magkaroon ng nakikita kayo tungkol doon sa kung natatandaan natin yung naging issue ng pagdampot at pag-aresto ng PIDEA sa ilang mga kalalakihan sa loob ng isang hotel sa Taguig. May dalawang mayor na sa PEN na gusto namin i-raise tungkol doon. Una, ikinanggap yung aresto, yung bypass, tinatawag yung bypass operation sa isang hotel. Ang pangyayari nito ay lalo magpapalaganap sa continuing culture of threat and fear sa maraming mamamayan. Of course, kinikilala natin na maaaring sa ilalim ng batas ang mga taong inaresto ay nagkaroon ng pagkakasala. Pero the whole process na ginawa ng PIDEA has enabled yung continuing culture of threat and fear. Marami sa ating mga mamamayan, halimbawa po ako po ay naging manggagawa sa isang call center for a time. Ang dami sa mga nasa call center industry, mga tinatawag natin team building, at ang karamihan nga dito ay ginaganap sa ilang mga hotel or ilang mga resorts, meaning mga public places. Paano na lamang kung ikaw ay nagkakaroon ng mga ganung kaganapan, halimbawa sa isang hotel suite o sa isang hotel room, at bigla ka lang pinapasok, either ng PIDEA, lalo ngayon, ibinabalik sa PNP ang war on drugs. Habang ikaw ay nagkakandap ng isang pribadong kaganapan o isang pribadong okasyon, kinakrackdown, lalo pa, pagkasasabi ng Ms. Rose, nagtutuloy-tuloy ang crackdown. At kaya nitong lumagpas, hindi lamang sa mga nag-o-oppose sa kanya, hindi lamang sa mga lumalaban sa kanya. Nakita natin, sa buong practice ng war on drugs, talagang ang crackdown ay against the people. Laban sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. So parang, papaano natin i-address the culture of threat and the culture of fear na namamayanin ngayon sa mga mamamayan? Second issue is the usapin ng privacy. Of course, uulit-ulitin po namin, kinikilala natin
na bagaman sila sa pamatay ng batas ay nagkamali sa usapin ng droga, hindi usapin ito, halimbawa inabas ng PIDEA yung HIV status ng isa sa mga dinampot. May batas na tayo nagsasabi that persons living with HIV ay may karapatan sa kanilang pribadong buhay. The right to privacy. Hindi connected, una, ang status niya doon sa sinasabing alleged na pagkasala nila sa droga. Pangalawa, hindi siya dapat dahil na inilabas ang PIDEA at the time. Ang dami na po at ang lahat ng mga advocates, the LGBT and the HIV advocates are working hard and double time para i-eradicate yung stigma ng lipunan ito sa usapin ng HIV. Yung ginawa ng PIDEA is one step backward. Ito, lalo ngayon, ngayon pong araw na ito ay World AIDS Day. Kinalanin natin na itong mga tao ito ay may kanya-kanya din karapatan, lalo na kung ang usapin ng kanilang pag-HIV ay hindi kaugnay ng mga kasong isinasampa sa kanya. Is to rin bigin yung political persecution tapos yung pag-disable ng lahat ng opposition and dissent, no? Iba't ibang sektor na po ang binanata ni Duterte, no? Pamunahin ang binanata niya, maliban siyempre dito sa define niya na sektor worthy of elimination, itong drug dependence and petty drug offenders, ay siyempre ang mga human rights defenders, no? At grave risk po kami ngayon, no? At siyempre, lahat ng pwersa at mga individual na kumikilos para sa pagbabago, ilang beses na po kami frenetan, no? To behead us, na i-harvest kami, at siyempre, to shoot us, telling the police to shoot us if we obstruct justice. So meron po siyang fine-frame na narrative, no? Itong human rights, anti-human rights rhetoric niya, no? And he took advantage of a disoriented and frustrated public. So klaro, ang mensahe niya sa lahat ng kumikilos sa tunay, para sa tunay na pagbabago, no? Is that all I need to do is hold order itong na vigilantes and the police, and you will be the next sector natatamaan, no? I will direct the solution to you if you continue. So hindi lang kasi human rights defenders, pero tulad na nakita natin nung panahon ni Marcos, ibang-ibang sektor na ang tinamaan. So if we do not speak out, no, posible ang media din, posible din yung ibang sektor, ang mga journalists na binabanata niya na mula nung siya ipupo ay pwede tamaan. So halaga yung ating pagmamatsyag at pagtutol dito sa makinarya that is well-oiled, well-financed propaganda machinery that Duterte actually has put in place to vilify not only drug dependents but also human rights defenders and to spread misperceptions about the concept of human rights. So mahalaga, along with reclaiming our collective humanity, no, by putting a stop to this violent war on drugs, no, war on the poor, which is dehumanizing everyone in Philippine society, mahalaga din na i-reverse natin yung misperceptions and lies and half-truths that this president and this machinery has sown regarding the importance of human rights and human dignity. Thank you, Mr. Duterte. Thank you, Mr. Duterte. I'd like to get your reaction. There were people
nakakalungkot ang mga nangyayari encounter kahit sa ang lugar. Alam kasi natin na hindi lang naman yung mga militar at hindi lang naman yung mga armed groups ang nagiging casualty. That's why hindi nga yung casualty doon sa mga civilian. Mayroong mga direkta sa kanilang napapatay at syempre yung impact sa mga pamilya ng mga napatay ng mga armed groups. Ang issue dito, dapat ibalik yung peace talks. Hindi namin maintindihan kung bakit nila itong financing. Totoo, napatuloy naman yung kanilang mga operations eh. AFP at saka NPA kasi wala naman talagang ceasefire pa in place. Hindi nga sila umaabot doon sa ceasefire agreement kasi hindi pa sila magkasundo doon sa ilang mga provisions na gusto nilang pag-usapan. May expect na talaga na mayroong mga operations sa gagawin yun. Pero kung hindi nila ibabalik yung usapang pangkapayapaan, lalong wala tayong ma-expect na kapayapaan kahit saan. Yun lamang po ang solusyon doon. Peace talks has to the total breakdown of peace talks actually has dire consequences. No? Number one, kung may total crackdown siya dito sa kaliwan at inyumpisahan niya ng gawin sa left, this does not spare anyone working towards change in the Philippines, including human rights advocates as well as those who represent the basic sectors, struggling for the rights of the basic sectors. Nakita natin nung panahon ni Marcos, indiscriminate ang state machine, ang militar, ang pulis. Wala silang pakialam lahat ng trato sa lahat ng kumikilos para sa pagbabago sa ating bansa ay dinilabel nilang left. Kaya ang isang consequence din ito is that this would further legitimize kung ang small group of bandits, ang maute group, ay nagbigay justification para kay Duterte na magbaba ng martial law sa Mindanao. Surely, a total war on the left will give him that justification he needs, that pretext he needs to actually declare martial law nationwide. No? So, yun ang ano. Kaya mahalaga tulad ng sabi ni Ms. Rose na bumalik doon sa negotiating table at put all his efforts to accomplishing and pursuing yung peace process with the NBA. Ang buong konteksto ngayon, sinimulan niya yung war on drugs. Pero katakabit nun, kung matatandaan natin, nakatapos lang po ng ASEAN summit. At isang malaking agenda doon ay ang war on terrorism. Kaya after niya, ngayon po sunod-sunod ang lakdaan, patayan. Pinatahimik ang kwento sa war on drugs, bago matuloy-tuloy pa rin ang patayan sa lupa natin. Ang pinaiinit ay ang war on terrorism. Sino ba yan ang Red Corps na pag-push dahil pinapakita na magulong at chaotic na ang lipunang Pilipinas, wala nang pag-asa, kaya kailangan ng mas pabilisin at mas padahas ang mga pamamaraan. Ito ang isa sa mga pagtingin din ng iDEFEND sa usapin ng war on terrorism. Wala siyang sinasanto. Madali na lang kapag itinakda na ang lahat ng oposisyon nagdi-dissent, umaayaw, o simple magsalita na seksista, isang marahas na pinpangulo, ang pangulong ito ay automatic pwede ka nang ibilang bilang terorista. Yun ang malaking kasalanan. Nagawa niya ang narrative na to sa war on drugs. Kapag ikaw ay drugista, pusher, ikaw ay automatic na kriminal at kapag ikaw ay kriminal, wala kang karapatang pantao. Ganito rin ang nagiging narrative sa ngayon. Kapag ikaw ay aktivista, lumalaban, ikaw ay terorista, kaya wala kang karapatang pantao. Hindi po sasapat ito. Kailangan na ngayong simula ng December 1, Global Days of Action ng iDEFEND, mainit at matindi ang pangangailangan ng lahat ng mamamayan
na balikan ang kanyang karapatan at ipaglaban. Unang-una ang karapatan sa buhay. Hindi mo ubra at hindi natin papayagan ang ganitong marahas ng gobyerno. At this point, I don't think so. No? Kasi nagsalita na yung military that they will not support it. Nagsalita na rin ang BNP they will not support it. For now. No? And then nagsalita na rin si President Duterte that he doesn't want it. For now. But that should not put us at ease. No? Kasi we know for a fact that the President has been very good at using flip-flopping as a technique to give people off guard. No? Ayan ang ginawa niya during the election. And it worked. No, in his favor. On the other side, yung mga military naman, tingin ko sa ngayon, hindi sila solid sa posisyon na yan. Pero pagkapatuloy na ginugulo ng presidente natin, yung mga institusyon ng ating bansa that's supposed to stabilize things, we should not be complacent enough para isipin that the military can have its own decision and launch their own kurita. No? So, ngayon hindi na kayang gawin yan. Pero tingin ko, hindi sila titigil to try to do that, and I think things will escalate by next year because the way some, and this is my personal opinion, marami akong narinig na sa loob na nagsasabi na ang agenda nila talaga ay huwag ka magkaroon na ng eleksyon sa 2019. And the only way to stop that is to have some sort of a revolutionary government by next time. Hello. Gusto ko lang pong dagdagan, no? Yung dun sa binanggit ni Kasamang Joshua, siguro another pain na kailangan natin din talaga na ano in relation sa pagdideklara at papakatapan ng rebel, nakabatay po ito din sa magiging desisyon ng mamamayan kung paano tututulan ng mamamayan ang rebel bilang isa sa mga hakbang ng administrasyon ito, ng gamit ito sa pagkakamit ng absolute power at konsentradong kapangyarihan. Kaya din sa bahagi ng iDEFEND, ngayon pa lang ang sinasabi natin, nagpapatuloy at magpapatuloy ang ating pag-oorganisa at pagmumulat sa mamamayan para unti-unti, parami ay lumabas ang mamamayan, magdesisyon at magsalita ang mamamayan para patulan ang hakbang ng diktatorial ng rehimen. I think that should be highlighted. Yung what happened yesterday, thank you for that. I think that should be highlighted because what happened yesterday show clearly na wala namang public support for Red Gold. Wala naman yung, for the second time na sinubok nila mag-mobilize nationwide. And remember, they have all the resources at their disposal. And yet, they were not able to come up with the numbers shows that there is no support for this. So what is the figure of, if you say that they have not come up with the numbers, this is official? Well, sila din ang nagsabi nun eh, na ang kanilang na-mobilize sila na tens of thousands, no? Exactly, no? They said they would come up with 300,000 people crowd, no? Sa rally. Eh, wala pa yata 1,000. Wala pa yata, lumandaan yung nakikin natin kahapon, no? They care as much about your stuff. Okay, pero nakita namin kasi in the morning na humarang sa amin, that's just about 100 people. So, sa hapon, pero still, that's far away from 300,000. And mind you, most of these are people na hinahawak talaga ng mga local government. Sir, just a clarification, what you were saying is, Rep. is already initiated by the government, is that what you're going to do? Well, it's initiated by people from within the government. No, obviously they're trying to make it appear na walang kilalaman ng gobyerno dito. But come on, they can't.
cannot mobilize do these things and wala silang resources coming from the government itself. That's absolutely possible. LGUs ang pinag-mobilize nila. So it cannot be done without the full support ng Malacanang. Sa totoo lang, isa pang banta sa kasiguruhan ng Pilipino is the mass movement, the fascist mass movement that they are building. Itong masamasit at saka inusang pagbabago. Both are actually funded by government, DILG, and yung 13 agencies under Cabinet Secretary Joe De Pasco. Malinaw na hindi nagtatapos ang kanyang tangka, pagtangka dito sa revolutionary government. This is just one of his latest installments kung sa pag-stress test niya ng Philippine institutions. No? So may mga options siya, yung martial law, yung charter change, and of course, yung postponement ng barangay elections could actually create a machinery at the grassroots for the midterm elections in 2019. Huwag natin kalimutan, nasa picture pa ang mga Marcoses. Rini-rehabilitate ni Duterte ang mga Marcoses, ang kanilang pangalan, and in politics as well. So malaki ang suporta ng mga Marcoses. Kita natin yan sa social media. Yung mga DDS sa social media ay sumusuporta din sa mga Marcoses. Kaya malaki ang inambag, no, na poldo ng mga Marcoses upang panatalihin at depensahan yung imahe ni Duterte sa yugto na ito. Straighten out ng lawlats. Even Duterte himself was toying with the idea, so it's also directly from the mouth of the president, toying with the idea of red law. Except that we know for a fact as well, the divided gobyerno niya about this, and others are would rather lose with the elections next year to consolidate power as well. Number two, just to straighten out also the numbers, the PNP estimated the protesting movements, those protesting the Red Bloc at 2-5, which is also incorrect. Because 2-5 is just one of the numerous formations or rallies yesterday. And there were like 3 or more that were protesting or opposing the Red Bloc. And then they placed, and then nationwide it's different. There are numerous cities, many were expressing their opposition in huge numbers. Tingin namin malaki talaga yung 5,000 at PNP. Nakita ko rin yan sa mga releases kahapon sa media. Mas maliit ang tansya nila sa opposition, mas malaki ang tansya nila din sa Red Bloc forces, which is really not true because we were in the streets and our nationwide members were also in the streets. Also to add, there is a growing human rights movement globally. Most of Filipinos are concerned about what is happening in the country. Kaya hindi lang dito nagaganap yung pagmatsyag, no, at pagdepensa sa karapatan ng tao. No? May sumusunod na at tumitindig ng mga human rights groups amongst Filipino migrant communities na nakikipagtulungan, no, sa mga human rights advocates dito sa Pilipinas. Kaya hindi simple that this violent president can actually get away with his intentions. So may maraming namamatsak, nagmamatsak. Last point, about the numbers. I think it would be interesting to go to Davao and check on the numbers from Mobila. Ang report kasi sa akin is marami daw po yung mga civilian kesa sa mga actual na tao na tumulong sa rally nila. And that I got from our own comrades who had their own rally as well. No? Mas marami pa yung area na puno-puno ng civilian kesa sa area na marami na tao na tao. Sa sektor po ng kabataan, kami din po ay Felisa. Ako po ay si Rosana Villegas from Youth for Nationalism and Democracy. Sa ngayon po, why the need for an authoritarian in this Red Bloc is to consolidate power.
and it has a crippling effect sa atin. Kaya nga, all the more na dapat talagang ano din, mag-sithay din tayo sa loob ng mga eskwelahan, sa mahana, at sa mga pabrika ng pag-oorganisa at pagmumulat ng mga kabataan at mga mababayan. Kasi nakikita po natin sa kasalukuyan na matindi ang atake at lahat ang panig niya ina-atake tayo. Kaya naniniwala tayo na hindi tayo dapat umayag na itong lowering the age of criminal responsibility, no, na kanilang gusto ipagupad at ipasabay itong death penalty, no, ay atake rin sa mga kabataan. At yung effect nga ng war on drugs ay umatay ng maraming kabataan. At kahit nga yung hindi pa isinisinak ay namamatay na sa loob ng tiyan ng isang ina dahil sa ginagawang marahas ng mga polisiya na ito ng Pangulo natin. So, kami po ay mga kabataan pero hindi po namin ginagawang excuse na kami ang mga kabataan palang dahil bahagi kami ng pagpunda at pagtataguyod ng isang lipunang manustisya may pagpapahalaga sa karapatang pantao at lalo higit ang pagdaya ng bayan sa kamay ng mga Balura. Sige, maraming salamat po sa ating thank you po sa ating panel at saka sa mga nag-contribute. Sa inyong kit, mayroong scheduled activities ng buong Global Days of Action. Pupunta po kayo sa website na rolling po ang mga actions from abroad, yung mga gagawin sa ibang bansa. So, panawagan ko muna yung pang-photo ops natin bago tayo mag-break for lunch. At saka po yung ano, don't forget December Day, International Human Rights Day, ay magkakaroon tayo ng mobilization. Ito po yung mga kalasar, no? Tapos nakasaad po dyan yung mga kumbaga panlaban natin yung sa sinasabing diktadorya at kung saan, no, inidepensa natin yung karapatan at dignidad ng tao at yung mga katarungan, no, na dapat ay manatili sa atin. At ito po, kasama rin dito yung tangka, no, na sinasabing magkakaroon ng Red Book. So, pinapakita po na parang inututulan, no, ng iDEFEND yung ganitong mga banta, no, sa karapatan ng mamamayan. Karapatan pantao, hindi pa tiyaman!